Fish dealer. Tirador ka talaga. Ayun, oh, sabi ko na malapad pa sa ano, busog na busog, oh. Lalaki na. Ay, grabe. Ay. Ano 'yan? Oh, safe na eh. Talaga naman. Tibay. Oh. Buhos natin ah. Yan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Sunny day na naman tayo. So, talagang siniswerte ang ating patrabaho, makakapagpatuloy mga ka-farmer. So ayan, malakas yung hangin kagabi at naitulak yung mga duckweed. Ang kinaganda, nagpatong-patong sila, hindi na nag-spread out again, no? Nung siguro sobrang lakas, medyo hindi naman sobrang lakas, medyo nagpatong-patong po sila kagaya nandun, no? Medyo makapal doon. Hindi na po bumalik, ano? So that's good. Kasi medyo nakahinga po yung ating isda, no? At nag-uumpisa na rin naman silang kumain ng duckweed. Kaya expect na natin yan na medyo babagal na po yung pagdami kung natatalo pa nila. Pero dadating ang punto na tatalunin na po nung tilapia yung pagdami nung ano, hanggang sa maubos na yan. Oh, ayun. Buti na lang hindi po inulan yung ating ginagawa dito. Ayan, oh. Kailangan pala mas maaga-aga magbuhos, no, Papayam? Para hindi... Kagabi, kahit talangan, pinabuhos na para... Ginagabi. Ayun, forma, magamit na. Pinabukasan, nababaklas para magamit ulit. Tapos ito dito ang style pala ni Bebe, kung nakaintindihan niyo po yung pag-angsabi ni Papayam kahapon. Kakaroon niya ng ganyan. Pagdating dito, kukurbang ganun. Tapos, gaganon na naman. Tapos, kukurba na naman. Kasi dito, lamesa. Tatlo yan. Tatlo. Yung parang ano, kalesa. Ayan. May nakita ako, barrel ang design eh. Nagtanong ako, 30,000 daw. Sabi ko, thank you na lang po. Napakamahal naman. Ganon. Tapos dito, yan, ilaw kasi yan. Nanaan dyan. Tapos medyo lalaki ng gano'n. Tapos paglating doon gagano'n na naman. Papastamp na lang. Sabi ko, Bebe, maganda yung stamping. Pastamp na lang. May iba-iba pang design. Ito, tuloy na lang natin. Tapos sa garahe, yung ano, hindi na tiles, pastamp na din lang natin. Para mas, ano, mas, mabilis ng trabaho, no? Tapos sa, ito, ay ano na natin. Tapos yun, ah, yung magla-landscape. Ang mukhang part of it, nagawa na namin. Ano na lang po, yung halaman and then Bermuda grass nga yung may kakabit, no? So ayun po. Marami nagsasabi yung ano bang may magaganda din pong mga ano, kaya lang sabi ni Bebe mas type niya daw yung Bermuda. Mukhang malapit na to, ah. Nagbunga pa naman, parang yung mangga dito sa kabila, oh. Ang dami pong bunga. At pag naglakihan na yan, makikita nyo po hitik na hitik. Nausukan kasi ng nausukan to, no? Kaya maraming bunga yung mangga, no? Nausukan ng insekto na gano'n, no? Dami, no? Sobrang dami naman. Ha? Sobrang dami ba? Okay lang, mas masarap yung maliit eh. Yung mangga, ito pong ano, dami? Daming bunga niyan. Natural, marami yan.
Tapos itong ginagawa ni Junjun, ayan oh. Ito yung sinabi ko na medyo dadaan na naman sa pagsubok. Dahil pagka dito po ilinagay, ang mangyayari hindi magiging uniform doon sa labas. 'Di ba? Pag ikot na ganun, biglang pumasok itong ano, ito, ayan. Kung dito. Papangit. Kasi hindi parehas. So ang bilis na. Ano to? Yung nakahang lang ito, no? Di ba delikado yan? Matibay. Tapos, pag ipapasok mo, kakalasin mo. Na. Hindi, ibig sabihin ito, paano? Sa side. Ano ba ang mga discarte? Bubuno ito lang to. Oo nga. Ito, bubuno ito lang to. Kate Junjun, ha? Kumbali na yun. Ngayon, hindi na po siya mahihirapan. Kahit may tubig doon, ayos. Oh, safe na eh. Talaga naman. Tibay. Oh. Oh, vertical ka daw. Start gawang Junjun. Delikado ang kuryente. Yun lang ang ano, safety mo yung ano, Jun. Yung kuryente. Baka... Nailaw din yan, ano, Tay? Oo nga, no. Ito, puputuli na po ito, no? Puputuli na to. Wala na to. Magiging ano na lang ito, flat na lang siya, ganyan na lang po yan. Wala na yung ano, ganyan na lang yan. Tapos ito ay itingnan natin kung anong maganda. Magiging parkingan kasi ito. Tricycle kasi yun nga, para hindi na po pasok ng pasok, may ano naman. So dito na lang siya. Ayun na ni Papa yung magluto ng masarap na merienda. Wala na daw kumakain ng lunch. Pag masarap daw ang merienda, wala na kumakain ng tanghalian. Ilipat na kaya ang tanghalian sa Las Gis. Nandiyan na rin si Tito. Si Jabed. Tingnan natin yung ginagawa nila. Busy din itong dalawang ito eh. Sila naman si Tito. So pa ang ginagawa. Tapos din itong pinapagawa ni Bebe. May drawer pa ha.
Dagdagan lang ng tusok na yun. Ito na si tatay, partner si Nikki. Tinubuan na ng ano to. Ito kailangan din mapantay natin. Hindi ko alam kung anong pwedeng ilagay dito. Isang kong na pala. Ayan ah. Hindi naman po. Naging din din ah. Na halftime report. Ayan lamang ang Miami. Ayan oh, pakailang tayo ng konti. Dalawang ano, bilis na lang po nilang inuubos. Dalawang cup, dati hirap na hirap pang ipaubos yung isang cup. Ngayon, isang cup, parang ano na lang. Plok, 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 plok. Bilis pong kumain eh. Ayan oh. Kakagulo sila. Minahabol pa pati nasa ibabaw ng duckweed. Sige. Mabilis na po, aggressive na talaga sila pagdating sa ano, talagang hinahabol na nila oh. Nakakatuwa kasi kahit po ang pakain natin ay ganyan-ganyan lang, naglilibang-libang ka lang kasi yung isang sakong pre-starter di pa ko ano eh, wala pang kalahati. Pa isa-isang ganito lang oh. Minsan tatlo ganyan, isang ano, ito pangalawa ngayon. Ganun lang. Tapos sa doon nga hindi pa ako naghahagis doon sa dulo, mas marami doon. Lumalaki naman mga farmer. So, yun nga lang, syempre iba pa rin po talaga yung naka-feed sa no. At magkakaroon niya ng ano, tinatawag nilang bomba. Pag sinabing bomba mga farmer sa bugang sizes. Ganon 'yan mangyayari dito. May maiiwan talaga. Mga magkakaroon ng mga 5 sizes 'yan. May mababansot, may lalaki kasi naka wild eh, so hindi kagaya ng aptusawa ang kain, sabihin mo na na every day 2 times a day to 3 times a day ang pakain, mas mabilis po ang tilapia lumaki no? Pero tayo naman ayun nga, ayun, masaya na ako ayun no? Siguro in 1 month time, pag tuloy-tuloy po ang laki nila, maka 3 fingers na yan. Nasa 3 fingers na. Pagka ano. Pero magpapakain ka. Ako po. Pero wala na. Siguro next month. Ano na po to. Clear na to. Sana mayroon pang duckweed. Pero marami po masyado ang ating tilapia. Masyadong marami. Full force, kompleto po ang ating tao dito, kompleto. From Tito Nor to Jabed to Tatay Ruming. Ayan. Kompleto tayo. Ay, ayan na oh. Tapos na kagad to ah. Very good ah. Isda ba dito? Gagis tayo ng pagkain. Wala. Ayun na, ando sa may bandang gitna. Inakausap na ako sa stamping. Nasa 1.7 sa kanila daw ang materyales.
Tapos 750 kung sa amin ang materials per square meter. Hindi madugo-dugo din ah. Ibig sabihin kung 100 square meter plus materials, aabutin din ng 100 plus. Gusto niya mag site visit eh. Pero pupuntahan muna namin sa San Fernando. Ay, meron din po kasi mas malapit. Tagakainta daw siya. Pero willing naman pong mag site visit. Ayan na oh. Ang ganda na ba itong flavor kita? Hangin, mahangin. Yan, congratulations Miami Heat, nanalo. Ba. Huwag mo na tirahin yung duckweed gano. Na. Huwag mo na tirahin yung duckweed gano. Malalaki na isda, sayang 'yan, pagkain din. Siya namamatay no, talagang sumasama lang sana oh. Baka mamamatay din yan. Tingin mo yung nakalutang na yan, yung oo, mamatay din siguro yan. Sayang eh, mamumroblema tayo sa pagkain pagka naubos. Matakaw na pa naman. Yan na oh. Natin kung gaan, ano ang itsura niya. Ganda ng ano, tumubo pa rin no? Ayun, ganda. Ang ganda. Oh, di ba? Ganda, nakakulong po yung bahay. Yun yung sinasabi ko na parang naka-separate siya. Ganda din. Yun, no? Okay na pala to. Ano na lang to? Kung ano, pinturahan na lang po yung loob. Pero ang pintura niya sabay-sabay na. Maglilipat na yata si Junjun ng tungtungan ah. Paano ito? Ibang diskarte niya dito. Sabi ko wag na muna at sayang yung mga duckweed. Yung problema ko na nga yung ano niyan. Kakainin. Dami pa naman. Ayun. Ah, ginaganon lang pala. Cash ah? Ha? Ngipit yata. Hindi, nailagay mo eh. Na lang. Tapos ito, uugutin lang. Hmm.
Nakapasok nga eh. Tumatama. Titik-tikin. Nabalyari yung bakal na kanito eh. Makabreak ng bakal dyan. Ha? Sige na. Ayun tayong bagay. Konting-konti eh, no? Konting-konti. Pwedeng angat. Sa wall pare, pero yung kumabalit ang bakal mo ka rin, no? Yung tubular mo. Yan. Di, papaganon lang, papayang. Tutulak lang yan. Parin, angat ko. Paano pinasok? Yeah. Yun, no? Oh. Yeah. Cemento lang na maliit eh. Yun, ano kuya? Yung bakal. Yung bakal. Yan. Kaya ko dyan. Ay na, okay na. Ayun lang pala yung. Tapos wala na. Wala na yan. Ba? Basa na lang. Ayan. Bakal. Ha? Bakal. Lakas ng hangin ha. Tingin mo, hindi naman tayo kakapusin nung ano? Pero sobra-sobra na yan. Hanggang gate na antansya namin ni Papa M dyan eh. Kasama na yung gate. Yan, patubig na ako at magbuhos ako ng 2 kilong atubi. Pag hindi pa nakadagdag man lang na mag-green yung ating ano, tubig ay yeah, saka na natin i-abono, no? Pero sana makuha at matakaw na sila. Kahit yung duckweed po kinakain na mga farmer yan, nalalaki na ng bibig ng ano, kayang-kaya na nilang isubo yung mga duckweed. Kaya mukhang ano, kaya sabi ko kay Niggy kanina, wag mo na akong tanggalin ng ano. Sayang yan, makain din. Ayan o, oh. Laki pa po naman ang space eh. Kaya lang, mukhang nag-umpisa na po sila. Ginawa ko, hinalo ko na dun sa tank, dun sa ano ng tubig yung atubi. Hinalo ko muna sa timba. Binuhos ko dun sa pinagsisipsipan. Ayun, halos paubos na. Malo naman dun eh, wala namang lalabas dun sa irrigation dahil pahigop naman siya. So, okay lang yan. Para kumalat. Ano, magbubuhos daw ng maaga-aga kasi kahapon, nako, inabot na po ng anong oras yung pagbubuhos. May naghintay pa po ng pagpapatuyo, ano. Although tamang kwentuhan lang naman, kape-kape. Pero mas maganda na yung ano, mas maaga. Tsaka yung ulan po, bumibisita sa amin bandang 6 o'clock, 7. Sisilip yung ulan ng alam niyo na, yung minsan mabilis lang pong buhos, malalaking patak tapos mawawala. Sabi ko, mas maganda ng ano, at least medyo matigas na pag umulan man. Tatay Ruming, sumasabay. Okay na yata yung mga pinapalitadahan niya. Ito na lang, yung naka-asintang yan. Tapos ito. Jun-jun, ayun o.
mga laban. Dipin nga natin. Mahangin-hangin pero ang ulan-ulan talaga. Maghahalo na sila. Buhos. Ganda din eh. Ngayon bubuhusan. Mukhang okay dito naman siya. Diretso nang ganun. Sabi ni Papa yan. Sabi ko kasi maliit masyado kung ito. Ito kasi ang nasa isip niya eh. Hanggang dito lang simentado. Hindi ako ano dito. Hindi kulang yan. Maliit po masyado. Sabi niya dito na lang. Hagdanan. Diretso. Pwede na. Pero mas gusto ko sana pusog pa ng dito. Ayan. 1 meter pa. Ang ganda sa poste. Mas malawak. Kasi laki pa naman ng space ng ano dito. Laki na ng ugat pala ng naputol nila. Bagay. Naghahalo na pala sila. Yan oh, tama-tama. Yan oh, tinulak na nung hangin. Hala. Sipin nyo, hangin lang yan ha. Paano pa kung bagyo? Kadalasan kasi gabi. Ano yung simento na yun? Saka ganun. Tatay Roming at Junjun, busy busy. Yan mga skilled natin. Tito Nor o Javed, ayan o. Nagpabili na ng drawer guide kanina. Ba, sira na naman. Dito. Tatlo. 1, 2, 3, 4. Apat na linya din pala po. Ito papayam ano. Tapos bukas naman ito. Ayun pa. 1, 2, 3, 4. Paalima. Lima. Dito naman. Bukas dito naman. Ibaba na ng ganun. Graba. Buwan, graba, marami pa. Buwan. Buwan natin ah. Tama lang. May isang kato pa. Nga lang, wala nang forma kapa yan. Bukas pa po yan. Baklas na naman yan. Bukas na. Pinapasal pa
Lata lumang. Dito. Oh, break na. Patay. Gapa niya pare. Wow. Ano ilan na? 1. Adto ang inaalo yo. Adlo. Adto dua na ba mo? Gapa. Bagyan sa tagabo tiknaya kayo. Sarap magpakain ng isda, mga farmer, ayan o. Lumalakas na, nagugulat na si Papa Yam sa mga nakikita niya. Nakakatawa. Kaya lang sabi ko sa kanya, kung gusto natin makapagpalaki ng kagaya ng dati, maabot ng 1 kilo, 1 piraso, babawas talaga, magbabawas. Mas maluwag, mas mabilis lumaki. Ito, sisikip ito, pagdating po ng 3 months, 2 months, after 2 months siguro, masikip na yan. Tapos, ayan na, oh. Pwede ko pang ibalik itong mga ito, oh. Ayan to, oh. Kain nila. Sa bayan na, ganoon na sila nung binistay, para pag inano yung, ano, yung ang haspe ay okay na. Wala nang break. Hinabol eh. Ayun, okay na po. Ayan. Aro! Naulog? Ha? Kaya muna dyan. Magpizza ka muna. Kumagalaw eh. Pero walang tigatig. Ayan ang putas. Disalpak. Yun. Daming ano ha. Daming dakoy dito ha. Tibay talaga pala ha. Hinayang ako eh. Ayun kay Nikki, wag mo nang anuhin. At ano yan, kailanganin natin. Yun oh. Galing, sakto-sakto no. Hirap talaga ano. Kapeta ba ano? Gitna. Diin din sal no, nanginginig-nginig ka pa. Diin talaga no. Kung bakal siguro mas malalim no. Ha? Smado na nga. Tapos yun uulit yung ano. Oo. Joel lang na gano'n ito. Joel Melchor. Ayan, ating tropa. Siyang nagsabi. Pero yung sa nakita ko sa McDo, mas malalim. Galing ng pagkakaano nila. Bakal yung ano, kuya. Baka nga. O bakal siguro, no? Malalim yung group niya, kuya. Oo. Dami ni isda. No. Malapit na.
Sarap nilang pagmasdan. Nag three fingers, bawas-bawas na tayo. Ipicture mo yan, Chi? Ha? Baka mahulog ka, ha? Dito ka nalang umupo, oh. Chi, tingnan natin itong ginagawa nila. Ayan. At least po 4 o'clock, okay na tayo. Kahapon inabot tayo ng alas 6. Pagka ganyan sala, medyo may mga ano, ibig sabihin basa pa. Sumasama, ano. Dapat talaga timing na timing yung pagkaka ano. Hindi na babaon. Ito, sobra na naman to. Tingnan natin dito. Lakas ng hangin ngayon. Dry. Dry po, dry. Overtime na naman ng konti. Ayun nga na. Jun, gusto pang tumatlo eh. Tatlong rehas. Tama na, Jun. Ayun nga na. Oh, tinakpan na. Ayan oh, kinumutan na. Kumot na. Gypsum bond. Bukas doon naman, tapos may bakante pa dito ata. Tapos doon na. Backlas na naman sila, syempre. Ayos na. So yan, tapos na naman tayo mga ka-farmer. At ayun, ang ating fish pond ay gagis na tayo ng atubi at sana mag-green na siya, no? Medyo kulang pa po ng fertilizer. Ayan. Sige nga, kung makahuli ka, bilib na ako, makahuli ka. Makita natin kung gaano nakalapad. Oh. Kanina pa ako nanguhuli. Gusto kong makita kung gaano nakalapad, wala. Mailap. Oh. Walang gagalaw, nakaabang na nga sa akin sa iba, may pagkain, di mahirap. Bingwit na maliit na taga, mahuhuli na 'yan. Ah, wala. Wala. Dexter, ito magaling. Kahit may pagkain. Sige, tingnan mo. Amo. Ay. Meron. Meron ba? Meron. Talagang ikaw. Ano ka talaga eh? Fish dealer. Tirador ka talaga.
Ayun, oh, sabi ko na malapad pa sa busog na busog, oh. Lalaki na. Ay, grabe. Ay. Ano 'yan? Butchog. Ayun na po ang ganya. Ay, ay, ay. Nick, ayun. Ayun. Inuukoy mo 'to. Lilit pa lang. Dali ko na pamod. Galing, galing. Kilis ni Maki, oh. 1 month? Ah, tipo! Uy! Ah, karoon na makawa ka naman! Ah, pala! Ano? Bundat na bundat! Bilog na bilog, no? Ay? Masakir ka rin tilapia! Lasaktok na! Nakakahuli na naman ko yung ice cream ko yan! Ha? Nakahuli na naman! Nakahuli na malaki! Initsa mo na naman dito? Oo! Kukunin niya rin! Oo, tigisan! Kukunin niya rin! Palalaki lang dito! Lalagyan ng tanda! Lalagyan ng tingga! Tama. Oh, lalaki agad 'yan. Wala lang po. Masin. Saan nakahuli daw sa ano? Sa kasamang bulig ko. Malaki. Mga ganito na. Sana pinakawalan mo dito. Tingkili din tayo na pinas pakete. Lige. Sarga, man. Bundat na bundat, ano? Oo. Kaya kain goldfish ba ko? Kinakain mo? Kung gutom ka, piratuhin mo kakain. Lati ng grasa. Dakal niya itong goldfish. Ito. Yung hito, ang abangan ninyo, mabilis lumaki yun pag yun na palaki natin doon. Sa fry mash ko, medyo mahina pa kumain. Eh? Maganda yung hito ka tida. Kindang ito. Derang. Pumatayin ito. Doon isa lang yung nakita ko na matay dyan. Tapos na naman tayo. Na, Junjun. Okay na. Muntikan pang tumatlo si Junjun, oh. Oh, mga farmer. So, ayan. Maraming pong salamat. At syempre, magandang buhay. Uy. Ano ito?